Sorry, hindi kita narinig. Sir, start na po yung kampanya bukas. Opo. Kumusta na po kayo, sir? Okay naman. Handang-handa na para umikot na sa ating mga kakailan, sa mga iba't ibang munisipyo na munang distrito. Kaya kailangan, tonight kailangan magpahinga muna kasi early start kami bukas. Pero excited ako. Excited ako na unang-una 40 days na lang natira bago matapos na ang halalan. Of course, excited rin ako para makipag-usap at sana kumbinsihin ang ating mga kakailan na bigyan ako ng pagkakataon para agsilpi na ito yung pagkakataon. So, lahat ng barangay, sure na kung gano'n? Sir, yan yung plano. Pero, of course, First District has 285 barangays. So, 285 barangays in 45 days. Medyo mahirap, pero we'll give it our best. Sir, po, kung isang tali na bukas. Yes, ma'am. Yes, yes. Kasama po ang aking tatay. Kasama po si Apo BBM bukas sa proclamation rally. Dito po yan, 6 p.m. sa Capitol. So sana magkita tayo lahat. Sir, sa lahat mga shorties ni BBM, kayo ang hinahanap o di ba? Ano? Lahat ng mga karagan niya, kayo ang hinahanap. Anong naranggaman natin? Ay, ganun ba? Hindi ko napansin. May mga tarpulin nito. Of course. Nagpapasalamat po ako sa suporta ng mga taong bayan, hindi lang po dito sa Ilocos, hindi sa lahat ng mga sumusuporta din sa unit team na BBM Sara. But of course, ngayon na nagsisimula na ang local campaign, ay sinabi po naman sa tatay ko na kailangan ko asikasuhin ang aking probinsya, ang aking distrito. So wala na, hindi na ako makapunta sa mga sorti niya. I think masasamahan ko siya sa meeting ni Evance niya. But besides that, dito lang muna talaga ako sa Ilocos, dito muna ako iikot at gagawin yung sorties at kahit mga iba't ibang activities. Yung isa pang tinder ng isda nagbigay ng parang tulog kay BBM. Anong naramdaman natin yung sentiment? Umiyak ako. Bakit? Nakakataba talaga ng puso na may mga tao na kahit may kahirapan nararanasan ay gusto pa rin sila bumigay ng tulong sa aking tatay. Kaya ako po ay nagpapasalamat talaga sa tao na nag-offer. Na bumigay ng tulong sa aking tatay. Pati yung tatay ko na nga sinasabi niya sa akin, iyak siya ng iyak. Pero it's moments like that na talagang nagmamotivate sa'yo na galingan mo ang pagsilbi mo sa tao. At mayroong mga tao na ganun na gusto talaga magbigay ng tulong sa'yo. Dapat rin nandun ang gana mo para magbigay ng tulong sa kanila. Tutulong ba si BBM para ikampanya kasi ng Oslo? Well, tingnan natin, sa totoo lang po, ang kanyang pagdalo rito bukas ay napakalaking tulong na. Alam ko naman na ang aking tatay may matinding laban din. At hindi lang congressman ang pinag-uusapan kundi ang Pangulo ng Pilipinas. So of course, naiintindihan ko naman na hindi siya makapunta rito as often as he would like. At sinabi ko naman sa kanya na asikasuhin niya talaga laban niya muna. At hindi naman mas importante, but you know, ang pagkapangulang pinag-uusapan natin, ibang usapan na yan. Sir, anong reaction po ng lula mo sa mga nangyari ngayon sa inyong critical career with BBM? Excited na pumunta siya rito. Actually, kasama ko siya noong Sunday. Sinabi na nga niya sa akin na pupunta siya rito para mangampanya sa akin, para sa akin. Sinabi ko na, Lola, 92 ka na. May COVID pa rin. Maawa ka naman sa sarili mo. Unang-una, retired ka na. But sinabi naman niya at of course, pinapadala niya ang kanyang mensahe sa ating mga kakailan na full support po siya. It's funny cause I've always... At of course naman, nagbigay siya ng blessing niya bago ako nag-declare, bago ako nag-file ng aking pagkakandidatura.
share message natin sa mga viewers ko natin? Sa mga viewers natin, naiimbag na malima po. Magsisimula na po ang local campaign season bukas. So umaasa po ako na magkakita po tayo sa campaign trail. At sa lahat po na sumusuporta sa akin, maraming maraming salamat. At taus-puso po ako sa inyong lahat. At sana po tuloy-tuloy hanggang tagumpay. Thank you, sir. Good luck, sir. Thank you, sir. Okay.